안녕하세요. Nandito na rin sa Korea. Sadyang. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Baholana. Adyo mapagpasansyahan nyo na mga kabisdak. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload ba kasi busy tayo, nag-open class kasi sa school. And for today's video is isasama ko kayo sa bahay ni Yong Chan Uma sa aming mga kapitbahay, mga kabisdak. Ito kami niya na naghihintay kami sa aming kapitbahay. Yan, si Yong Chan Uma. Kasi pupunta kami ng bodega, ay ng ano ba, tindahan. Mag-order kami ng mga materials para sa ating chili farm. Si Daddy Insoy ang magda-drive nito. Hinihintay pa namin si Daddy Insoy. Medyo makipot kasi ang daanan, makipot at makitid ang daanan papunta sa bahay ni Yong Chan Uma. Hindi ko kaya mga kapsidak ba? Hindi ko kayang tanggapin, charot. Dito diba mga kapsidak, natatakot ako kapag ganyang mga daanan nga makipot at makitid. Basikuan ba? Masig magsisgrasya, tas simbako. Habang naghihintay tayo kay Daddy Insoy, ipasyal-pasyal ko muna kayo dito sa mga kapitbahay naman guys. Ito is pension house yan mga kapsidak. Sa sinong gustong mag-rent ng pension house, no? Pwede nyo akong i-contact mga kapsidak kasi kapitbahay lang namin yan. Mag-order kasi kami ng materialis, tapos sabay na din kami magla-lunch. Si Kuya Sadam at Lungkoy nandun sa ating farm, no? Naglalagay sila ng mga stick. Makikita nyo next time sa ating vlog ang paglalagay nila ng stick. Ayan, si Daddy Insoy na magdadrive papunta doon. Kasi hindi ko nga kaya. Ang cute ng bunga nito mga kapsidak. Sa amin is malalaki. Malalaki po ang aming buris. Ano na ni? Paan natin ang bahay ni ano? Yong Chan Uma. Ito si Yong Chan Uma is matagal na to namin na friend ba? Kasi dito sa Korea, mga kapistak, bakit namin kinukuha si Yong Chan Uma? Dito sa Korea is, lahat ng mga farmers is mayroong allowance, may discount ba kung bibili ka ng mga materials, may discount. Nagamit na namin lahat ng aming discount, pero itong si Yong Chan Uma is, wala po, hindi, farmer siya, pero ito lang yung tinatanggan. Napakaliit lang ng kanyang area. So yung kanyang discount coupon is hindi niya nagagamit, kunti lang ang nagagamit. So gagamitin namin, pwede man ibigay mo sa ibang farmers. Oo, pwede dito sa Korea guys. Kaya yan, dito tayo sa... Annyeonghaseyo! Dito tayo sa kanyang bahay. Ito po ang bahay. Traditional na bahay ng Kuya mga kapisdak. Hinihintay lang namin si Yong Chan Uma dito sa labas kasi nagbibihis pa daw. So si Yong Chan Uma is siya lang po mag-isa mga kapisdak. No, may mga anak man siya, dalawang mga anak, pero nandoon nang langyaw na ba kasi nang ano na. May kanya-kanya na kasi silang mga pamilya at madalang lang sila nakakabisita sa kanilang nanay. Kaya ko naman from here, ako na magda-drive guys. Ako si Daddy Insoy yung magda-drive ng truck kasi nga yung mga materials doon man ikatarga sa kanyang truck. Ha? Inutosan ako ni Daddy Insoy na pumasok daw sa bahay ni Yong Chan Uma tapos alalayan ko daw siya kasi medyo ano, nahihirapan siya sa pagkikilos mga kapisdak. Masakit kasi ang kanyang hips ba? May operasyon kasi siya sa kanyang hips kaya kung nakikita nyo may parang belt siya ba? First time ko itong nakapunta sa bahay ni Yong Chan Uma at naaawa ako sa kanyang sitwasyon ba kasi siya lang mag-isa tapos yung kanyang bahay mga kapisdak siya lang yung nag-aayos, yung mga anak niya parang walang pakialam. Ewan ko lang ha, parang... Ano ba, pag winter, kasi ang lamig dito sa Korea pag winter, ewan ko, tingnan nyo, parang nagtabil-tabi lang na siya o silupin sa iyang, may mga pera man ito, mga matatanda dito sa Korea, mga kapsidak, dahil may mga pension man yan sila, may suporta sa government, at yung kinikita nila sa kanilang mga farm, pero yun nga, kasi mag-isa lang siya, parang wala siyang masyadong pakialam sa kanyang bahay, no? Kasi wala siyang, hindi niya ipapamana ba, kasi yung mga anak niya, parang walang gustong tumira dito sa aming, dito sa Gangwon-do. Pero parang masayahin naman na tao. O ito si Yong Chan Uma ba? Wala siyang pakialam sa kanyang bahay. Okay lang yan. Ang importante no, masaya. Masaya lang tayo. So dumiretso na kami sa bodega mga kapisdak at doon na namin hihintayin ang truck ni Daddy Insoy. Hindi na kami sumama sa loob ng bodega kami ni Bianan at ako kasi hindi man kami kailangan doon. Ang kailangan lang doon is si Yong Chan Uma at si Daddy Insoy. Kailangan ko talaga silang ipag-drive mga kapisdak kasi hindi nila kayang umakyat doon sa truck ni Daddy Insoy kasi nga taas man. Hindi nila kayang umakyat guys. Kaya kini mga tiguang nalagay. Anneryo? Anneryo do tayo? Nado ang gado tayo. Ang gado tayo, pili na kong magtambay lang, hindi ako kailangan doon. Driver lang ako dito guys. Driver for today's video.
Tumatawa-tawa ako dyan mga kapistak ba? Kasi na-realize ko na may kik-kik pa pala ako sa ngipon. Uy, naunsa ba? Uy, hindi ko napansin na may kik-kik. O sabay Tagalog o kik-kik mga kapistak. May kik-kik pala ako. Jesus, Ginoon ko pagkaulaw ba? Hindi ko nakita mga kapistak. Pagpasensyahan nyo ng aking kik-kik. So ayun na, nakuha namin ang aming additional na mga sticks mga kapistak. Nag-order tayo ng additional 400 sticks. Yes guys, medyo madami kasi nga malapad man ang ating chili farm. After doon sa bodega is dumiretso kami dito sa isang restaurant. Dito lang yan sa aming barangay mga kapisdak kasi nga lunchtime naman, 11:30 naman mga kapisdak. At iti-treat daw ni Daddy Insoy si Yong Chan Uma kasi nga naka-discount kami ng malaki. Uy, naka-save talaga kami ng malaking halaga ng pera dahil sa discount coupon ni Yong Chan Uma. So ayan, iti-treat namin siya ng makgukso. Ito po ang paborito ng mga taga Gangwon-do guys. Kung pupunta ka sa Gangwon-do, ito po ang sikat na pagkain. Dito ang kanilang may meal makgukso. Or buckwheat cold noodle soup. Mahilig kasi ang mga Koreans guys sa cold noodle soup, especially pag summer. At ayan na, kumukuha na tayo ng ating side dishes. Libre lang yan mga kabisdak. Pwede kang magpabalik-balik ng kuha ano kung gusto mo. Yulmo kimchi ang available dito at radish kimchi. Yulmo kimchi yan guys, yung una kong kinukuha. Mga dahon yan ng radish na may mga chives. At ito naman sa kabila is yan is radish yan. Yan talaga yung fruits. Yung prutas talaga ng radish ba yung... Basta bunga talaga ng radish yan mga kabisdak na inislice ng pagka Pino-Pino. Yung sabaw niya is parang manamis-tamis na maasim-asim. Masarap yan mga kabisdak. Isa sa mga paborito ko na side dishes dito sa restaurant na ito. Sa mga Korean restaurants dito sa Korea guys, madalas ang mga side dishes is self-service. So ikaw na mismo ang kukuha pati yung kanilang tubig at mga inumin. Meron din namang mga restaurants na hindi self-service pero madalas talaga self-service. At inutusan ako ni Daddy Insoy na kukuha daw ako ng kanyang paboritong makuli. Kasi pag kumakain talaga yan si Daddy Insoy ng makgukso, ang best partner talaga niyan is makuli or itong rice wine nila ng mga Koreans, no? Rice wine yan mga kabisdak. At giipis doon na nimo, hindi baso ang sinisidla ng kanilang rice wine guys. Yung kinuha ko kanina ba na parang bronze, yun. Yung parang murag bowl bitong nga gamay yung katabi ng makuli. At ayan na, dumating ng aming first order na potato pancake. O, habang nag-voice over ako ngayon mga kabisdak, nagalaway ako na nagtanaw sa potato pancake kasi nga ang sarap nito mga kabisdak. Yes, walang halong biro, masarap po talaga ang potato pancake dito sa Gangwon-do. I-try nyo mga kabisdak, less oily po siya at basta masarap. Pumunta sa table namin si Sajangnim, itong may-ari ng restaurant kasi friend siya ni Yong Chan Uma at ni Binan. Yes, magkabarkada po sila ni Sajangnim guys, no? At ito na, dumating ng ating may meal makgukso or buckwheat cold noodle soup. Medyo madami siyang sangkap. So mag-start tayo sa pinaka-toppings, ground sesame seeds, may half na boiled egg, may ni-slice-slice na gim. At nilalagyan natin yan ng kanyang special sauce. Yan guys, may ice pa yan sa loob kaya malamig. So kaya pala tinatawag itong cold noodle soup kasi nga malamig siya guys. Meron din siyang chili flakes na nakalagay at nilalagyan namin yan ng sesame oil pampadagdag lasa mga kabisdak. Sesame oil. At pag si Daddy Insoy, ang kanyang style sa kanyang mimil bakukso is nilalagyan niya ng suka kasi gustong gusto niya yung medyo maasim-asim ang kanyang cold noodle soup ba. Kapag sa Gangwon-do ka kumain ito is nilalagyan mo ng 2 scoops lang na sugar mga kabisdak. Ganyan po ang style dito sa Gangwon-do. Sa Gangwon-do lang ang kanilang mimil bakukso is nilalagyan nila ng asukal. At meron siya nakatopics na dalawang slices ng thin slices ng apples guys. Ihalo-halo mo lang siya ng mabuti at yan na, goods na yan guys. Lami na nakazo. O, unang tilaw no, aniwa ko ganay pero kadugadyan lami man. Uy! Nandito tayo sa bayan kasi bibili ako ng atay ng manok. Nag-request si Daddy Insoy na magluto daw ako ng adubong atay ng manok. At every Tuesday talaga at Wednesday is dito ako sa bayan kasi dito kumain, hinihintay si Little Insoy. Sumasakay kasi si Little Insoy ng school bus. Dito sa bayan siya idinadrop. Pero pag Lunes, Huwebes at Biyernes, kinukuha ko siya mismo sa kaniyang school. So yun lang ang chika ko. No? Bibili tayo ng chicken liver. Mag-adubo tayo ng atay ng manok. So tara na. Diba kanina is kasama man namin si Yong Chan Uma, yung si Halmon, diba? Friend ni Bianan, to si Yong Chan Uma. Kasi nga, bumili kami na mga sticks, na additional na sticks para sa aming chili farm. Tapos na kami kumain, guys. At after ng lunch is dumiretso ako sa work. Then, after sa work is nandito tayo sa bayan. Tingnan nyo, guys, oh. Namumulaklak na mga lilies. Yan ba, lilies natin, namulaklak na, guys. Summer na talaga. Ito po ang sinyalis ng summer. Namumulaklak talaga mga lilies every summer.
libot ko kayo no. Ito yung bayan yan, yung kanilang open market. Yanggu up guys. Nung hiop yan po ay isang ano, malaking bangko. Malaking bangko na dito sa Korea guys. Nung hiop, KB. Yan lang alam ko, nakalimutan ko ng iba. Ito talaga ang pinakasentro ng aming bayan no. Yan. Tapos dito daw ako pwede makabili ng patay ng manok, sabi ni Daddy Insuy. Sige na, matry. Masusubukan na naman ang ating ano dito, no? Ang ating hangguman, ang ating Korean skill. Kung makasabot ba ang tindero. Maiintindihan ba ako ng tindero nito, guys? Nyoan sa'yo. Dakgan is sa'yo? Dakgan. Ha? De. Hey, sir. Kiminga. 9,000원. 이게요, 이거요. 6,000원이요. 9,000원짜리? 네. 한 마리? 아, 아니, 아니요. 간. 닭 간. 아, 닭 간. 네. 간은 없어요. 아, 없어요? 간은 원래 이게 유통을 못하게끔 돼 있는데. 아, 그래요? 아. 다른 데 한번 가보세요. 네. 감사합니다. 왈라, 만 guys. 우이. 왈라, 나 왔나 빌라 볼라 카닐랑 닭 간. Chicken liver. Wala tayong chicken liver. Hindi tayo makapagluto ng adobo manok. Yeah, gan ba? Gan. Duck gan. Tumitingin si Adjusin sa akin. No? Bakit ako nagsasalita mag-isa? Yan talaga ang vlogger, Adjusin. Isuroy-suroy ko na lang kayo dito sa kanilang. Meron na silang fountain, mga kabistak. O fountain. Summer na kasi. Wa talaga si Little Insuy dito. Badalhin ko si Little Insuy dito, mga kabisdak. Wow! Dadalhin ko dito si Little Insuy next week kasi parang ang saya-saya guys ba? Mayroon na bang ganito sa Pilipinas? Yung parang binibili nila yung mga ano, mga plastic na mga butilya. Ito guys, oh. Yan. Bibili sila ng mga plastic na butilya. Ting, tere, ting. Okay, can. Bibili sila ng can. Mga plastic. Yan. Ewan ko lang kung magkano ito, no? Yung parang mga nakikita ko sa ano guys, sa Europe. Ito na guys. Nandito na rin sa Korea. Binibili nila yung mga basura natin. Yun lang naman. Napansin ko lang kasi. So, tara na! Oh, pupunta na lang ako sa supermarket kasi wala mang ano dito. Sa shop. Yan talaga ay shop, mga kabisdak. Meat shop ba? Wala. Uy! Tawagan ko na si Daddy Insuy kung saan ako pwede makabili. Baka may meron pang ibang store. May mga bunga itong ano dito ba sa gilid-gilid. Ewan mo, nakakain ba ito? Diba? Ang cute! Marami silang bunga, oh. Bilog-bilog. Wala daw, sabi ni Daddy Insuy, walang ibang ano, walang ibang store. Meat shop na nagbibinta ng mga ano, chicken liver. So, no choice tayo, mga kabisdak. Mga kabisdak, i-insert ko lang ito na video kasi wala man ito sa plano na pagbablog ba. Dahil may dumating na deliveries dito sa bahay. Martes na ngayon nga araw, June 25. May deliveries nga guys. Galing po ito sa ating subscriber. Thank you so much po. Jungmal, kansam nida. Hong yung ginim. Sajang yung kansam nida. Dujak isum nida. Sunmurin. Arang! So happy. Ang saya-saya ko mga kabisdak, pati si Little Insuy, ang saya-saya, awaw daw. Naglalaro si Little Insuy sa tubig. So ito yung pinadala ni Sajang Nim guys. Ito siya, Sajang Nim ang tawag ko sa kanya kasi siya po ang aming buyer, no? So parang boss namin siya mga kabisdak, buyer siya ng aming mga chilies, yan. Nagpadala daw siya ng mga snacks para kay Kuya Sadam at Lungkoy, para sa mga kapatid ko, no? O diba, ang saya-saya guys. Videohan ko lang sa i-open lang natin to pagkadating nila no, at sila na mismo ang ano na din magmumukbang na din sila, ita-try nila ang itong mga snacks. I have no idea guys kung ano ang laman, basta kay snacks yan. So stay tuned.
Dumating na sila mga kabisdak. Special baby Coco! Kuan ang pang nakai sausage. Chichiria. Chichiria? Oh, chichiria. Kira, ira, kasamida na ina. Sa chichiria. Kasamida. Sanjangnen. Asak-asak dia, asak-asak. Crunchy. Asak-asak. Crunchy, asak-asak. Asak-asak mo. Dami na. Dami. Lucky me. Lucky mra. Lucky me. Bayot me, di. Lucky me. BBQ flavor. Oh, tinuon na BBQ flavor. And that's all for this video. Maraming salamat. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. Ikaw ingat. Ingat lahat.